Okay, so muli na naman tayo nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Sabi niya, siya daw ang unang nagsimula ng one-stop shopping dito sa ating bansa. Pero number 3 siya sa retailer dahil nangunguna noon ang Uniwide Sales at pumapangalawa naman ang SM. Kaya dito sa bago nating episode ng Noon at Ngayon, talakayin nga natin kung bakit ba tuluyang bumagsak ang Ever Gotesco. Tawagin natin itong The Fate of Ever Gotesco. Panoorin niyo to. Bago natin pag-usapan ang Ever Gotesco Mall, ay alamin muna natin kung saan ba nanggaling ang pangalang Gotesco. Ang pangalang Gotesco ay acronym ng Gotong Electrical Supplies Company. Ito ang kumpanya ni Gotong na ama ng founder ng Ever Gotesco na si Jose Go. Nakapagtapos ng commerce na graduate sa UST at sa edad na 24 na taong gulang pa lamang at sa tulong na rin ng kanyang ama, inilungsad ni Jose Go ang limang palapag na Ever Emporium sa Recto Avenue, Downtown Manila, taong 1972. Ayon nga kay Jose Go, siya daw ang unang nagsimula ng konsepto na one-stop shopping sa bansa. Ang limang palapag na Ever Emporium ay sinasabing isa sa kauna-unahang shopping center na may department store, supermarket at sinihan. Ipinakilala ang Ever bilang shopping center na pangmasa na nag-aalok ng mga murang bilihin at madalas mga estudyante ng University Belt ang namimili dito. Naging matagumpay ang kauna-unahang Gotesco sa Recto at nabawi agad ni Jose Go ang ginastos sa pagpapatayo ng Ever Emporium. At noong 1975 ay nagtayo ng isa pang Ever Gotesco sa Caloocan. Dahil sa maganda at mataong lokasyon ang Caloocan na malapit lamang sa monumento ay mas sumikat pa ang Ever Gotesco. At noong 1980s nang pasukin ni Jose Go ang mall business nang maging matagumpay ang mall na itinatag ni Henry C. noong 1985, ang SM City North EDSA. Isa si Go ang humamon noon sa tagumpay ni Henry C. nang itayo niya noong 1988 ang kauna-unahang mall na Ever Gotesco Grand Central Mall sa Caloocan. Naging matagumpay ang Ever Gotesco Grand Central dahil malapit lamang ito sa LRT Line 1. Taong 1989 nang buksan ang Ever Gotesco sa Las Piñas, Ever Gotesco Commonwealth taong 1994, Ever Gotesco Ortigas Complex 1995. Kasabay din ito ang pagpapalawak nila ng orihinal na Ever Emporium na tinayuan ng isa pang gusali na ginawa ding mall taong 1996 at tinawag naman nilang Ever Manila Plaza. Isa sa pinakamalaking retailer sa bansa noon ang Ever Gotesco. Nangunguna noon ang Uniwide Sales na nagawa na din natin ng Noon at Ngayon. Halos naging kapareho ng kapalaran ang Ever Gotesco at Uniwide Sales. Parehong naapektuhan ng 1997 Asian Financial Crisis.
Pero bago pa man dumating ang krisis, ay naging agresibo si Josego sa ekspansyon ng kanyang mga negosyo. Itinayo niya noong 1996 ang Evergotesco Resources and Holdings at nagsimulang mag-acquire ng mga properties at iba pang mga kumpanya. Isa na nga dito ang Orient Bank na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kumpanya. Ang Orient Bank kasi ang kauna-unahang bangko na nagsara noong kasagsagan ng Asian Financial Crisis. At dahil sa pagsasara ng bangko ay nabaon sa utang si Go at karamihan ng property at negosyo niya ay na-foreclose o binenta sa ibang kumpanya. At dito na nga nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng Evergotesco Malls. Kasabay pa ng pagkasunog ng Evergotesco Grand Central Mall noong March 17, 2012, na halos umabot sa 20 oras bago napigilan ang pagkalat ng apoy. Hindi daw kasi makapasok ang mga bumbero. Ayon nga sa investigasyon ay nagsimula daw ang sunog sa isang tindahan ng sapatos sa ground floor. Wala namang naiulat na tao na nagtamo ng pinsala. Matapos makontrol ang apoy ay tuluyan na nga itong isinara. Hindi na muling inayos kaya tuluyang giniba. Tuwing umuulan nga ay napupuno ang bakanting lote ng tubig kaya nagmimistulang lake ang lugar. Hindi nagtagal ay ibineta ang property para tayuan ulit ng bagong mall. Matapos ang sunog ay isa-isa na ngang nagsara ang iba pang mall ng Evergotesco. Bago pa man nawala ang Grand Central ay nauna nang nagsara ang Ever sa Las Piñas taong 1997. Sumunod din nagsara ang Ever sa Ortigas noong January 2016. At di nagtagal ay binuksan ang SM City East Ortigas noong December ng parehong taon. Ang Ever Plaza Manila sa Recto ay unti-unti na ding tumatanday. Ang lumang gusali ng Ever Emporium ay naibenta na at dito nakatayo ang University of the East. Nang dumating ang pandemya noong 2020, ang extension ay tuluyan na ding isinara. Kaya ang natitirang Evergotesco Mall ay ang Evergotesco Commonwealth. Good morning sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng Sabado. So dito nga sa pagpapatuloy ng ating noon at ngayon, puntahan natin ang kauna-unahang Evergotesco sa Maynila. Ito yung nasa Recto Avenue. Tapos puntahan din natin yung pangalawa sa Caloocan, and then yung pangatlo sa Caloocan din. Ito yung Evergotesco Grand Central. So gusto ko sanang puntahan yung Commonwealth, kaya lang yung panahon kasi pabugso-bugso, maya't maya uulan, mamaya hindi. And at the same time, masyadong malayo yun for me. So, doon na lang tayo sa may Recto Avenue, and then sa may Caloocan na lang yung ipapakita ko sa inyo. Okay? So, ito yung Recto Avenue. Doon sa dulo, nandun yung Isitan Cinerama Complex. At tapos Far Eastern University. Ayan, tapos dito, ito yung Nicanor Reyes Street, ano? So, bali yung unang-unang Evergotesco, Ever Emporium, I mean, yun yun. Tapos, ito yung Annex Extension, yan naman yung Ever Manila Plaza. Ayan. Itin ko lang Nicanor Reyes Street. Ayan, tapat natin ang FEU. Maliwalas dito sa Recto Avenue, malinis, no? Kita nyo, walang mga kalat. So tawid tayo sa kabila. Ayan, so ito yung ano, ito yung annex ng
ever Gutesco. Ito yung ever Manila Plaza na simula nung pandemic, nung 2020, tuluyan na nga itong isinara. Ever Manila Plaza. No? Tapos ito yung ano, unang-una oh, itong building na to. Kuya, ito yung dating ever, no? Gutesco. Ito yun, no? Nagsara daw ito nung pandemic eh, no? Sayang, no? Ah, ito? Nakasanla sa bangko? Oo nga eh. Kasi alam ko, ito yung una. Tapos ito yung extension, annex, no? Sabi, linis ng Recto Avenue. No, kuya, no? Ibang-iba na talaga ang Recto Avenue. Hindi na siya kagaya dati. Nga tayo sa Caloocan. Ayan, makikita natin dito itong monumento. Ayan. So diyan LRT, diyan na nag-e-end yung LRT Line 1, tapos yon MRT. Ayan, so dito sa side na ito, ito yung Samson Road, tapos doon MacArthur Highway, EDSA, tapos dito Rizal Avenue. Ayan. Ayan. Tapos itong SM Hypermarket, diyan dati nakatayo yung pangalawang ever Emporium. So, kung maalala nyo dito sa documentary natin, unang-una ay yung nasa Recto. Tapos ito yung pangalawa. Pero ngayon, SM Hypermarket na siya. Tapos yung Ever Gutesco Grand Central Mall, ayun, nandun naman sa kabila. Dun. And ngayon, SM City Grand Central na siya. Mamaya punta tayo dun. So meron akong nakauusap, natatandaan niya daw dati itong kung saan nakatayo itong Ever Emporium. Ayan, so hindi giniba yung Ever Emporium, yan pa rin yun. So nirenovate lang nila. Ayan. Ayan, so eto na yung dating Ever Gutesco Grand Central. Ito na yung bagong SM City Grand Central. Okay, dating Ever Gutesco Grand Central. Okay, so medyo masama lang yung panahon kaya gusto ko sana mag-drone, kaso umaabon.
Ano pa meron dito sa taas? Kanababa na tayo. So wala namang special dito sa mall na ito. It's just another SM mall. Hello, good morning. Ground floor. Parking? Second. Hindi. Bills payment. Same information. Ground floor po. Thank you po. Okay, baba na tayo ng basement. Okay, so kakauwi-uwi ko lang. Ayan, so umaambun pa din hanggang ngayon. Mukhang hindi nahihinto yung ulan. But anyway, ayan, napuntahan na natin ang Ever Grotesco sa Recto Avenue. And then napuntahan na rin natin ang Ever Grotesco sa Caloocan. Even ang Ever Grotesco Grand Central na ngayon ay SM City Grand Central. Ayan, so alam nyo, habang ginagawa ko itong vlog na ito, habang ginagawa ko yung noon, itong documentary natin, alam nyo, nalulungkot ako. Kasi talagang grabe yung nangyari kay Mr. Josego, yung nangyari sa kanyang business. Ano? Nakakalungkot lang. Sana dumating yung time na maayos niya yung problema niya. Sana mabayaran niya lahat yung mga pagkakautang niya. Na-imagine ko talaga yung pinagdaanan ni Josego, no? Kasi 'di ba, after ng mga ginawa niyang investment tapos biglang na-bankrupt. Alam mo yung parang bigla na lang nawala sa iyo, 'di ba? Yun yung nakakalungkot. And of course, sa buhay talaga natin, may mga bagay talaga na hindi natin inaasahan na mangyari. Ano? Ayun, so sana maging maayos lahat ng problema ni Mr. Josego. Ano? And, but anyway, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa another episode natin ng Noon at Ngayon. I'll see you again on our next vlog. On second thought, maybe you don't feel the same about it. I'll try to find ways to ease the doubt and open up your eyes so you